Zhao, stop this stupidness. Kumain ka naman oh. Anin ka, Sandra. Ilang linggo ka nang ganito ah. Nakakain ka pa ba ng tama? Oo nga, girl. Tingnan mo naman yung face mo. You're so payat na. Dagdag pa ni Carlo. Sige ka, iiwan ka na ni Gabriel niyan. Napabuntungin nga naman si Amber. She's not feeling well. Wala siyang ganang kumain for the past weeks. Paano naman ako makakain kung yung taong gusto kong makasama nasa piling ng iba? Amber murmured. She looks directly where Gabriel's been sitting. They were at the cafeteria. Lalo siyang nawalan ng gana nang makita niya si Gabriel kasama ang mga kaibigan nito. The most painful part is magkatabi si Gabriel at Monica. Both of them were happy while Amber's in pain. Agad namang napansin ni Cassandra at Carlo kung saan nakatingin si Amber. They feel sorry for their friend. You know what, Amber? Mas bagay kayo ni Pete, sambit ni Cassandra. Ha? Mahinang sabi ni Amber. Nilibot ni Cassandra ang kanyang mga mata. I mean, look! Kitang-kita naman natin na may ibang mahal si Gabriel. Why do you keep on holding on? Ganun mo ba siya kamahal talaga? Ano yun? Till hell do us part? She burst out. Ayaw na niyang makitang nahihirapan pa si Amber. Kaya gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para hindi na masaktan pa ang kaibigan. At si Peter ang nakikita niya. Nararamdaman niya na talagang special si Amber kay Peter. Tumango si Amber at napailing-iling. Magkaibigan lang kami ni Peter. Mabuti magkaibigan, bulalas niya. On part of Amber, ayaw niyang masira ang marriage nila ni Gabriel. She loves her husband to the point that she was getting hurt emotionally. Ano ka ba, girl? Kulang na nga lang, ligawan ka ni Fafa Pete eh. Try mo naman minsang gumanti dyan kay Fafa Gabriel. Sambit ni Carlo. Kung kaya niyang gawin sa'yo yan na harap-harapan, eh disabayan mo siya. Para quits na kayo. Ipakita mo sa kanya yung other side mo. Yung Amber na nagtatago dyan. Cassandra pointed out Amber's heart. Be strong to fight for it. Correct. Malay mo magselos si Fafa Gabriel. Kapag nakita niya may ibang umaagaw sa waifu niya, anin ni Carlo. Parang hindi ko kaya, natatakot ako. Ayoko, she can't do it. She's too afraid to lose Gabriel. Napa-facepalm si Carlo habang si Cassandra naman yung napabuntong hininga na lang. Maiba tayo na usapan, sabi ni Cassandra habang nakapatong ang palad niya sa mesa. Di ba bukas, next week na yung party? Kasi graduation na ng mga yun by next week. So, nandun din yung mga friends ni Gabriel? Cassandra can't say the exact words. So, ibig sabihin, nandun din yung bruhang van? Sabay turo ni Carlo kung saan nakaupo si Monica. Yes, it is true. Lahat na kaibigan ni Gabriel ay invited sa party na yun. Besides, the parents would be there too. Lahat kasi ng malalaking kumpanya ay inimbitahan ng mama ni Gabriel. Jao! Carlo cries Amber's name. Kasama din ba kami? Naglalambing ito. Si Carlo at Cassandra kasi may mga kayang estudyante, pero walang dinadalang pangalan sa school. Nasa middle class lang sila ng kanilang pamumuhay at kumita ng sapat na pera para sa pamilya. Napatingin si Amber sa mga kaibigan niya. Nagpapakita ang magpinsan ng pagsusumamong makapunta rin sa party. She smiles. How can she resist her only friends? Tanggap siya ng mga ito kahit na ano pa siya, hindi tulad ng ibang tao sa mundo niya. It feels like she can live in another identity with these guys. Bakit naman hindi ko kayo iimbitahin? Nalaki ang mga matas tuwa ni Carlo at Cassandra. Siyempre, kailangan na dun kayo, no? Niyakap ni Carlo at Cassandra si Amber. Oh, thank you talaga, Xiao, sabi ni Cassandra. Oh my golly! I'm so excited na makakita ng mga gwapong fafas, sabi ni Carlo nang kumalas na silang tatlo sa pagyayakapan. The three laugh. Sa kabilang banda naman, tinitingnan sila ng grupo nila Gabriel. Tingnan niya yung baklang yun, nakakairitang pagmumuka, anin ni Jack. Nagtawanan naman sila except for Gabriel. He knows that gay. It's Amber's friend. Ano ba kasing ginagawa natin dito? Bakit dito tayo nag-lunch?
Tanong ni Cindy habang nakatingin kay Monica. It was Monica's idea ang mag-lunch sila sa cafeteria. Come on guys, this will be the last time na magla-lunch tayo sa cafeteria. Let's just enjoy this, right Gabriel? Sabi ni Monica habang nakakapit sa braso ni Gabriel. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay tumingin siya sa kanyang plato. Hindi makatingin sa paligid si Gabriel. Hindi siya makatingin kay Amber. Nahihiya siyang makita ng asawa niya na may kasama siyang iba. Bagamat ginawa niyang pagpipili ang yun ang makasama sa panig ni Monica. Napatingin si Monica kung saan nakaupo si Amber at ang mga kaibigan niya. Mas malalim talagang intention niya. Monica knows na dito sa cafeteria, nagla-lunch si Amber. Together with their friends, sinadya niyang isamang mga kaibigan niya sa cafeteria at ipakita kay Amber kung saan nababagay si Gabriel at yun ay sa kanya. Pero yung kasama nung bakla, biglang nasabi ni Skater. Tinuro niya yung table kung nasaan sila Amber. Maganda yung kasama niyang babae. Natawa naman si Jack. Pare, na love at first sight ka ba? Hoy, umayos ka Skater. Mas bata yan sa'yo. Saway naman ni Cindy. Nagtawanan lahat. Siya kaya yung chick na kinahuhumalingan ni Peter? Skater ask. It hit Gabriel. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatingin kay Amber. Tapos nahalala niyang kasama niya noon si Monica sa parking lot na ipakilala ni Peter si Amber bilang girlfriend nito. At sinabi pa niya kay Monica na asawa niya si Amber. Sasabihin niya ba sa lahat na asawa niya yun? Sino? Atat namang sabi ni Cindy as she looks at the table. Ayun oh, yung maputing chinita, chick pala talaga, paghanga ni Skater. Pero bakit parang malungkot siya? Gabriel can't help anymore. Gusto niyang sabihin sa mga kaibigan niya na asawa niya si Amber. Asawa niya yung pinag-uusapan nila. It was his wife. Asan nga pala si Peter? Sambit ni Monica. Hindi siya pumasok ngayon, sagot ni Cindy. Alam ko nasa hotel nila yun, may training yata. Siguro tigahugas ng pinggan, asar ni Jack sa nawawalang kaibigan. Guys, I have to tell you, Gabriel and I were getting married. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Monica. Nalaki ang mga mata ni Gabriel at napatingin kay Monica. Hindi yun ang sasabihin niya. At bakit ganun ang sinabi ni Monica? Talaga? Balu ka na ba? Ani ni Cindy. Ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Bawi ni Monica sa sinabi niya. Paano naman niya ako pakakasalan kung may asawa na siya, hindi ba? She added sarcastically. Yeah right, stop flirting Gabriel na nga. Nagmumukha ka mistress niyan, sita ni Cindy. Bumitaw si Monica sa pagkakahawak niya sa braso ni Gabriel. Nainis siya kay Cindy at inirapan to. Matanong nga kita Gabriel, Jack intrude. Ano bang itsura ng asawa mo? Jack and Skater laugh. Ano? Irritabling tanong ni Gabriel. Chill Gabriel, awat ni Skater. Bakas kasi sa mukha ni Gabriel na gusto na niyang sapakin si Jack. Ang ibig sabihin ni Jack eh, maganda ba yung asawa mo? Bakit yun naman natanong? Kumalma na ulit ito. Eh kasi, pinatong ni Skater ang kanyang braso sa balikat ni Jack. Bakit hindi mo siya pinapakalala sa amin? Oo nga Gabriel, you never introduce your wife to us. Pagsang-ayon naman ni Cindy. No offense pare ha, kinakahiya mo ba yung asawa mo? Tila natamaan si Gabriel. Kinakahiya ko ba si Amber? Hindi. Ani ni Gabriel sa isipan niya, he was just afraid. Akmang sasagot na si Gabriel nang biglang. I saw her, matipid na sabi ni Monica. Napatingin ang buong barkada kay Monica. You saw her? Gulat na sabi ni Jack. Talaga? Tila interesadong sabi ni Cindy. Ano, maganda? Tanong naman ni Skater. Natatakot si Gabriel sa sasabihin ni Monica. Malaking gulo kung sasabihin niya lahat ng alam niya tungkol kay Amber. Lahat ay naghihintay sa sagot ni Monica. Well, wala akong dapat sabihin. It's up to Gabriel kung sasabihin niya sa inyo. She looks at Gabriel and smile. The only thing I can say is, tumingin siya sa direction kung saan nakaupo si Amber. Dito nag-aaral yung asawa ni Gabriel. Wow, that's awesome. I want to meet her, ani ni Skater. Ang mean mo, Gabriel. You're flirting with Monica habang nasa paligid lang yung wife mo, pailing-iling na sabi ni Cindy.
Nandito ba siya ngayon? Tanong ni Jack as he looks around the cafeteria. We'll see her on Gabriel's party, right? Sabi ni Cindy. Oh, that sounds interesting. Magkakaharap ang legal wife at ang mistress, Skater said sarcastically. Shut up, Skater. I am not a mistress. Wala akong balak maging ganun, depensa ni Monica. Eh, anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Hindi ba't pang-aagaw na rin yan? Sarcastic na sabi ni Cindy. Pinag-iinitan na ng barkada si Monica. They feel sorry for Gabriel's wife, especially Cindy. Hindi na nakaimik pa si Monica. Lalo siyang nakakaramdam ng galit kay Amber. Kaagaw na nga niya ito kay Gabriel at nasa kanya pang simpati ng barkada niya. Anong magagawa nila? Siyang nasa maling landas. Pinipilit pa rin niya ang nararamdaman niya para kay Gabriel kahit sa simula pa lang ay alam na niya na meron na itong asawa. Hindi makapag-concentrate si Amber sa pagre-review. Malapit na midterms nila and she's determined to get a high grade. Lalo na ngayon, she's expecting for her family to visit her in the Philippines. Ang pamilyang hindi niya nakasama for almost all of her existence. All she wants is to accept by her family. Ang magkaroon siya ng lugar sa pamilyang kinikilala niya. Bagamat maraming taon siyang nakatira sa pamilya ni Gabriel at tinuring nila si Amber bilang tunay nilang anak, iba pa rin ang pagmamahal sa tunay mong mga magulang, kapatid at kapamilya. Habang porsigido si Amber sa pag-aaral, biglang nag-ring ang phone niya. Si Peter ang tumatawag. Oh Pete, bakit ka tumatawag? Amber, I just wanted to say. Peter paused for a moment. Kinakabahan naman si Amber dahil sa tono ng boses nito. Uy Pete, ano ba yun? Pinapakaba mo naman ako eh. Peter still not answering although he's still on the line. I just wanted to say, I miss your cooking. Amber got relieved. You scared me, you know? Akala ko naman kung anong nangyari sa'yo. Peter laughed. Where are you? Sa bahay lang. Let's eat dinner. My treat. I'm busy right now. Come on, Amber. Ang tagal na natin hindi nakakapag-bonding. Besides, gagraduate ng best friend mo. Hindi mo lang ba ako pagbibigyan? Nagmamakaawa ang tono ni Peter. Amber smile. Hindi ba ako makakatanggi sa'yo? Okay, okay. Nasaan ka ba? No, I'll pick you up there. Bago pa makapag-react si Amber, ay binaba na ni Peter ang phone. Niligpit naman ni Amber yung mga libro niya na nakakalat sa study table. Naghanap siya ng damit at nag-prepare for Peter. Buwaba siya papuntang sofa and she saw Gabriel watching television. Tumingin ito sa kanya but then pinaling ulit itong tingin sa TV. Para siyang sinaksak ng mga tingin yun. As if Gabriel doesn't care about her. Naging malamig na namang muli ang pakikitungo nito sa kanya. As if naman sa bahay nila, sila nakatira. Silang dalawa lang. Kakausapin na sana niya si Gabriel nang biglang lumabas ang mama ni Gabriel from the kitchen. Amber, you look so dressed up. Saan ka pupunta? She smiles at her mother-in-law. I was just going out dinner with a friend. Is it Carlo and Cassandra? I miss those two. Hindi po mama, si Peter po. Peter? You mean Gabriel's best friend? Hindi pinahalata ng mama ni Gabriel na nagulat siya sa sinabi ni Amber. Opo, we're going out for dinner lang. At eksaktong tumunog ang doorbell. I think it's Peter, sabi ni Amber at pinagbuksan niya ng pintuan si Peter. Hey, you seem to be slimmer than before, Amber. Nakangising sabi ni Peter while Amber's opening the gate for him. Pumasok ka muna, Mama wants to see you, ani ni Amber. Dinala ni Amber si Peter sa loob ng bahay. Nakita ni Peter si Gabriel na nakaupo sa sofa habang si Tita Alexa naman ay nakatayo sa harapan niya na nakangiti. Peter! Bati ng mama ni Gabriel habang nakabuka ang mga braso. Good evening po, Tita. Lumapit si Peter at niyakap ito. Namiss kita. Ako din. Mas matangkad ka pa kaysa sa dati. Ilang taon na rin simula nung bumisita ka sa bahay na to. Yes, Tita. I think I was 9 or 10 years old before. We're playing video games and basketball before. Right, Gabriel? Napatingin si Peter kay Gabriel. Nakapin ang mga mata ni Gabriel sa telebisyon ngunit napapangiti siya sa sandaling tumingin si Peter sa kanya.
Oo, pareho lang tayong mga bata dati na mahilig maglaro ng video games at basketball. Pinatay niya ang TV. Tumingin siya kay Peter at naglakad papunta sa kanya. So, saan niyo balak pumunta ng asawa ko? Parang lumamig ang kapaligiran, napakalamig sa pagitan ng dalawang lalaki. Maglilibang lang kami, isasama ko si Amber para mag-dinner. Binaling ni Peter ang kanyang tingin sa mama ni Gabriel. Tita, aalis na po kami ni Amber. I'll drive her back home before midnight. Peter kissed on Gabriel's mom's cheeks. Okay, mag-iingat kayong dalawa ha? Ingatan mo si Amber, Peter. Gabriel's mom said as if the two were on a date. Of course, tita. I'm gonna take care of Amber. Tumingin si Peter kay Gabriel. Sisiguraduhin kong magiging masaya siya. It feels like mayroong kuryenteng pumapagitan sa mga tingin ni Gabriel at Peter. Isang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Umalis na si Amber at Peter. They were on the road. Peter, saan ba tayo pupunta? Curious na tanong ni Amber. Sa hotel namin. May bagong dish ngayon and I want you to taste it. Nakangiti nga sabi ni Peter. Besides, nasabi sa akin ni Carlo na hindi ka pa daw kumakain ng lunch at dinner. Silly, I'm fine, Pete. See, hindi pa naman ako nahihimatay, hindi ba? I'm serious, Amber Zawu. She got puzzled. Ha? Huh? Serious about what? Tinabi ni Peter ang kotse sa gilid ng kalsada. Pete, ano problema? Ano bang sinasabi mo? Humarap si Peter kay Amber and he hugged her. Nagulat si Amber. Hindi niya alam kung anong ere-react niya. Bakit yun ginagawa ni Peter? I want you to be happy. Hinigpitan pa ni Peter ang pagkakayakap nito. I want you to be happy by my side. Ayoko nakikita ka nasasaktan. Pete! Amber gently pushed him away. Ano bang sinasabi mo? Natauhan si Peter. He acts so foolish. Napangiti siya at napakunot ng ulo. Sorry, I'm such a fool. I let my emotions down. I'm sorry. Hinawakan ni Peter ang mga kamay ni Amber. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan. At ayoko nasasaktan ka. Gusto kong maging masaya ka. Hindi mo deserve maging miserable. I just want you to be happy. I'm sorry, Amber. Medyo ngumiti si Amber, niyakap niya ang kaibigan. Thank you, Peter. You're such a good friend, sabi niya. No, Amber. Bumitiw si Peter sa pagkakayakap ni Amber. Ayoko maging kaibigan lang tayo. I like you. And the more I see you hurting with Gabriel, I'm starting to fall for you deeper and deeper every day. Kaya ko maging mas mabuting lalaki para sa'yo. Papasahin kita sa tabi ko kaysa kay Gabriel. Please, gusto kong matapos ng paghihirap mo. Treat your girl right or someone else will. Make sure na kasya kay Mrs. Yan yung order niya, okay? Mando ni Monica sa fashion designer niya. Yes, Miss Monica, I'll make sure Mrs. Yan will like my design. I'm sure it will accord on her taste. Kampanting sabi ni Charmaine, ang fashion designer ni Monica. That's what I'm expecting from you, Charmaine. Sweet na sabi nito. Sige na sis, babalik na ako sa working area ko para matapos ko na yung pre-order ni Mrs. Yan. Monica just nod at Charmaine. Oh, by the way, ano na nga palang gagawin natin para sa designs ng gowns ni na Mrs. Wu? Yung family ng friend mong si Gabriel. Monica half smiled and turned around her chair backwards. I would like it to be black, Monica said plainly. Nagtatakang napaisip si Charmaine. Black? Are you sure, sis? Bagay ba sa party yung black para sa isang graduation party / celebration gathering? Tama lang. Monica kept on smiling. Looks like she's planning something. It will be the biggest party I'll ever handle. Humarap muli si Monica kay Charmaine. And I prepare something special for Wuz, especially for Gabriel. Kinuha ni Monica ang picture na nakalapag sa kanyang table. Tinitigan niya ito na parang gusto niyang punitin. Larawan yun ni Gabriel kasama si Amber. It was a portrait bintiking for news purpose at clothes mula sa shop ni Monica ang ginamit ng mag-asawa. Monica Shi, isang businesswoman at a very young age. Young tycoon at the age of 16, she decided to manage her own business which is a clothing line together with her partner, ang isa sa mga sikat na fashion designer sa Pilipinas. Charmaine Dibus, gowns,
Fashion glam, casual, Monica has it all. Isang napakalaking store ang tinayo ni Monica and it's stable for years. Maraming tumatangkilik sa mga products ni Monica. She got the taste of every woman. From clothes to accessories, shoes to bags. She has it all. It's a huge success for her nang magkaroon ng second branch ang business niya. Kilala rin siya sa pagiging organizer. Siya ay naging tanyag at kilala sa larangan ng negosyo. Hindi lang dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi sa pangalang dinadala niya. Si Monica ay lumaki sa piling ng kanyang ina. Napuno siya ng pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ina. Kung anong gusto niya, ay nakukuha niya. Ngunit hindi lahat, maliban sa kanyang ama. Pinakaiingatan ng pamilya nila ang kanilang pangalan, lalo na ang kanyang ama. Ang gusto lang niya ay pagmamahal mula sa kanyang ama, ngunit mahirap itong makuha. Dismayado ang papa ni Monica nang ipinanganak siya ng kanyang ina. E na-expect kasi ng ama niya na magiging lalaki ang anak nila at ito ang magmamana ng negosyo nila, ang Royal Real Estate. It was unexpected for her father. Hindi na nagkaanak pang muli ang parents ni Monica. It was a miracle nang isilang siya ng kanyang mother. Hirap kasi sa pagbubuntis ang mom niya. But things get tougher when she turned 17 years old. Nalaman niyang hindi niya pala totoong ama ang kinikilala niyang ama. She was the fruit of her mother's mistake back then. The father she keeps on reaching out ay hindi niya pala tunay na ama. It made her realize na kaya pala kahit anong gawin niya para matuwa ang dad niya sa kanya at ipagmalaki siya ay walang silbi. Dahil bunga siya ng isang pagkakamali, ang pagkakamali ng kanyang ina. Isang napakalaking kasalanan sa itinuturing niyang ama. Dahil dito, mas lalong pinahalagahan ni Monica ang family image nila. She accepted to be her father's daughter. She loves her father, kaya gagawin niya lahat para matanggap siya nito. Dumiretso si Monica sa bahay nang matapos niya ang inaasikaso niya sa kanyang store. Ngayon naman, kailangan naman niyang tapusin ang thesis niya sa school. Monica is smart and talented. Mahilig siyang magpinta. It was a recreational kapag may free time siya. She found her father sitting at the sofa, watching news. Lumapit siya rito. Good evening, Dad. She greet as she kiss on her father's cheeks. How's your business doing? Usisa ng kanyang ama although hindi ito nakatingin sa kanya. Well, marami kaming clients as of now and I think it continue to be on top. Proud na sabi nito. Gusto niya matuwa sa kanyang-kanyang ama kaya nagpuporsige siyang maging best sa mata nito. What about your studies? Hindi mo naman napapabayaan ang pag-aaral mo. Her dad already look at her. Of course, I'm doing my best even more at my studies, Dad. Last semester ko na po ito. Then she got edgy about it. It reminds her. Ah, Dad, you know, she can't say it clear. Nahiya siya yat kinakabahan. If you can come sa araw ng graduation ko, it will be nice if you dare. Together with Mom? Her dad turns off the TV. Tumayo ito and make a pause. I'm busy sa negosyo. I'm sorry. Kasama mo naman ang mami mo, hindi ba? She felt broken. Again, na-reject na naman siya ng kanyang ama. Her dad never tends to attend any awarding and recognition sa school. Ni preschool, middle school, high school, never pang sumamang ama niya. Pumasok ng malungkot si Monica sa kanyang kwarto. Sayang, cum laude pa naman ako. Gusto ko pa namang marinig niyang speech ko, ani ni Monica sa kanyang isipan. Kinuha niyang phone niya, tinawagan si Gabriel. Agad naman itong sinagot. Hello? Gabriel, what are you doing right now? Umupo siya sa kama. Ginagawa ko yung thesis ko. Tapos mo na ba yung sayo? No, hindi pa. Anong nangyari? Did your dad scolded you again? Don't tell me, pumunta ka ngayon sa bar nila Skeeter. Na, wala na nga tayong time dalawa para makapag-banding dalawa dahil sa school works and business kaya hindi po ako makakapunta ng bar, no? They both laugh. Then what's your problem? Humiga si Monica sa kanyang kama. Pinipilit niyang hindi maiyak. It's Dad. Hindi siya makakarating sa graduation natin. Baka busy lang ang dad mo. You understand better, right? It's hard for me, Gabriel. All my life, ginawa ko lahat para maging best sa mata ni Daddy. But it's still not worth it for him to notice me. Huwag ka nang malungkot dyan. Smile, nandito ako.
She instantly smiled. I know that, kaya nga mahal na mahal kita eh. She paused. Kahit na alam ko may kahati na ako sa'yo, I'm jealous. Nagsaselos ako dahil may portrait kayong dalawa ni Amber. It seems like the whole world knows that she is your wife and she has all the right from you. While me, I'm always at the bottom. Nakatingin lang sa inyo sa itaas while my feelings were kept inside and want to burst out at this moment. Pagtatampo nito. Monica, haven't we talked about this before? Amber, she's my wife and I have responsibility of taking care of her. So mahal mo siya? Hindi agad nakasagot si Gabriel. It made Monica got jealous. Bakit hindi mo masagot? She got pissed. Amber's important to me. We grew up together. We live together. She's like my guardian angel. Gabriel, I want you to be part of the rest of my life. I want to be the one who's been taking care of you. Aren't you feeling the same way? Yes, I do, but... Then this for the sake of our relationship. She's been serious and determined about what she was saying. Makipag-divorce ka na kay Amber hanggat maaga pa. And her sufferings, both of you. Hindi mo naman siya mahal, hindi ba? Pareho lang kayong nahihirapan. I'm sorry, I can't do that. I can't let her go. What? Bakit? Dahil ba sa mana? Dahil nakalagay sa testament ng father mo na mapupunta sa iyong kumpanya at ang iba pang pamana sa iyo hanggat nananatili kayong magkasama sa iisang bubong? Hanggat kasal kayo at magkakaroon ng anak? Gabrielle, come on. Malapit mo nang makuha yung company niyo. A few months then, you'll be the new CEO. Ganun ba talaga kahirap gawin ang hinihiling ko? She really burst out. Tumayo siya sa pagkakahiga at dumiretso sa balkonahin ng kanyang kwarto. Yes, it's all for me. Oh, you're right about the testament pero hindi lang yun ang dahilan. Then what? So mahal mo na talaga siya? Paano naman ako, Gabrielle? Paano na tayo? It's just, hindi ko pa kayang mawala si Amber sa tabi ko. She's been with me for years. We build memories but it's not good. I just can't let go of her right now. Give me some time. Make it fast, Gabrielle. Alam mong ayokong pinaghihintay ako. She hung up. Ayaw na niyang makipag-away pa kay Gabrielle. It just end up on nothing. Wala naman siyang mapapala kung ipagpapatuloy lang niya pakikipag-away dito. Besides, she feels love and warmth in the arms of Gabriel. Si Gabriel ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. He's the only thing she's holding on to. And he'll takes everything for Gabriel just to hold on to her forever. Hindi niya makakayang mawala si Gabriel. This is great! Ani Mrs. Yan, habang tinitingnan ang sarili sa salamin. It looks wonderful, my dear! Lumingon siya kay Monica at ngumiti. Alam kong ikaw ang may pinakamagandang taong maaasahan ko. Ang gaganda ng mga tela. Komportable ako dito. So, kailan niyo ilalabas ni Xiaomi ng collection niyo for the month? Excited na tanong ni Mrs. Yan. Don't worry, tita. I'll inform you for the details of the runway show. Will I can count on you? Panlalambing ni Monica. Of course, my dear. Humarap itong muli sa salamin at pinagmasdan ng sarili habang suot-suot ang damit na MTO. Made to order. Mula sa shop ni Monica. Bigla namang nagring ang phone ni Monica. It was Mrs. Wu, Gabriel's mom. Excuse me for a while, Mrs. Yan. I'll just have to answer this call outside. Paalam nito at lumabas na ng fitting room. Dumiretso siya sa loob ng kanyang opisina. Hello, Mrs. Wu? Hello, Monica. I'm just wondering if you can come here at our house tonight? Kinuha niyang isang folder mula sa kanyang desk. Yeah, sure. Great! You can eat dinner here and we can talk about the plans for the party this coming Sunday. Monica half smiled as if she was talking to Gabriel's mom in front of her. Of course, I'll see you and your family later. Thank you, dear. I'll be expecting you then. Opo. Then Mrs. Wu hangs up the phone. Bigla namang pumasok si Charmaine sa loob ng opisina ni Monica. Sis, success! Nagustuhan ni Mrs. Yan yung design ko. Agad na napatigil si Charmaine nang makita nakangiting mag-isa ang kapartner. Sis, okay ka lang? Lumapit pa ito sa kanya para i-check kung okay ba talaga ang kaibigan. Prepare my dress for tonight. I have to attend dinner at Wu's residence.
ani ni Monica. Tama lang ang oras na pagdating ni Monica sa bahay ng mga Wu. She pressed the doorbell and the maid opens the gate for her. Hinatid naman ng maid si Monica papuntang sala at doon maghintay sa pagdating ng ina ng minamahal niyang si Gabriel. Wala pang ilang minutong nakalilipas nang dumating ang ina ni Gabriel. Oh my gosh! It's good to see you, my dear! Bati ni Mrs. Wu. Nakipagbeso-beso pa ito kay Monica. I'm finally glad to be in your house, Mrs. Wu. You're even more gorgeous than pictures. Papuri nito. You flattered me so much, Iha. Oh, by the way, you and Gabriel are friends, right? Yes po. We've been friends since first year of college. Great then. Hindi ka mahihirapan para sa party ng mga anak ko? Mrs. Wu clings on Monica's arm and brought her at the dining room. You know my childrens, Gabriel and Amber? Tinuturing ni Mrs. Wu na tunay na anak si Amber at lehitimong miyembro ng pamilya. Maupo ka na, Iha. Bababa na rin si Amber at si Feng. Si Gabriel, he'll be joining us in a few minutes. He's on his way kasi from the office. Monica knows it. She called Gabriel before she came at their house pero walang kaalam-alam si Gabriel na bibisita si Monica sa kanilang bahay. Habang inihintay ang mga anak ay nagkwentuhan muna si Monica tang nani ni Gabriel. So, what's the plan for the party this week? Usisa ng nani ni Gabriel. Actually, Mrs. Wu, just call me Tita, okay? They both smiles at each other. What I'm saying, Tita, is I have two options for you to choose. Either a masquerade party or a black and white party. Either of the two will be a good team. Nag-isip ng maigi si Mrs. Wu. Iniisip niya kung ano sa dalawang mas maganda. I don't think black and white would be appropriate for a celebration party. But a masquerade would be nice. I like it. All persons invited will be wearing their mysterious mask. Oh, that will be exciting. Then it's settled then, Tita. Tumangot-tangol lang si Mrs. Wu. I'll be giving you Charmaine's design by tomorrow. Everything will be perfect and nice. Habang nag-uusap si Monica at Mrs. Wu sa ibaba, busy naman si Amber sa pagbabasa ng lessons. She's determined to show off to her family that she deserves their acknowledgement, that she deserves their attention, that deserves their importance, that she deserves their love. Habang puspusan ang pag-aaral ni Amber ay biglang kumatok si Feng. Ate Amber, are you there? Yeah, pasok ka. Naning ni Amber habang nakaupo sa harapan ng study table niya. Pumasok na sa loob ng kwarto si Feng. Sorry to disturb you, mahinahong sabi ni Feng. Umpo ito sa kama ni Amber at pinatong ang isang unan sa kanyang lap. It's okay, ani ni Amber. How long have you been studying, ate? Since I got home from school. Tila nasyak si Feng sa sinabi ni Amber. Are you serious? Tuluyan na humiga si Feng mula sa pagkakaupo sa kama. Ilang days ka nang ganyan, you don't eat properly na. Baka magkasakit ka na niyan. I'm fine. I'll be fine as long as worth itong ginagawa ko. Does Kuya even care about it? You know, Kuya should know about this at least. Baka mamaya bigla ka nalang magkasakit niyan. Kahit nasabihin ko pa kay Gabriel, alam ko namang hindi niya ako papansinin. Oh, by the way, agad na napabangon si Feng mula sa pagkakahiga. There's a woman sa baba. I hear friend daw siya ni Kuya. Nadinig ko silang nag-uusap ni Mama doon sa dining table. Sino? Yung event planner para sa party ni Kuya, Monica Lu? Kilala siya ng mga friends ko kasi trendsetter siya pagdating sa fashion trends. Biglang kinabahan si Amber. Nasa bahay na ito ngayon, ang babaeng minamahal na lalaking mahal niya. Talaga? Biglang may kumatok sa pintuan. Ma'am Amber, pinabababa po kayo at si Ma'am Feng sa baba ng mama niyo. Okay, sige, bababa na kami. Hindi na makapag-isip na maigi si Amber. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nandito ngayon si Monica at magkakaharap pa silang dalawa. Kabado siyang bumaba, kasama si Feng. Natagpuan nila si Monica kasamang kanyang mama na nakaupo sa dining table at nagkwekwentuhan. Ma, pambungad ni Feng to cut the conversation. Oh, sweetie, you're here na. Tuwang-tuwang sabi ni Mrs. Wu. Lumapit ito kay Amber at Feng. Monica, I would like you to meet my daughters. Tumayo naman si Monica. Hindi makatingin si Amber ng diretso dito. This is Feng, may bunso.
pakilala ni Mrs. Wu kay Feng. "Hi, Miss Monica. It's a pleasure to meet you." Tuwang-tuwang sabi ni Feng as if she saw her idol. Nakipag-shake hands naman si Monica dito. "Nice to meet you, Feng. I heard so much about you. I'm a fan of you and Charmaine." Masayang sabi pa ni Feng. "Oh, thank you." Sweet na sabi ni Monica. "And I know you know my other daughter, right? This is Amber, Gabrielle's wife." Pag-introduce ni Mrs. Wu kay Amber. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Amber. She has no choice but to face her. Slowly, Amber faced Monica. Nakangiti lang si Monica at diretsyong tingin sa kanya. "Hi Amber, we meet again." Then Monica reached out for Amber's hand. Amber reached on Monica's hand. "It's nice to see you again, Miss C." Pinipilit ni Amber na magpaka-relax. Nagsimula na silang kumain ng hapunan. "So tita, papupuntahin ko na lang po dito bukas si Charmaine for fitting. I won't be available tomorrow po. It's our final exams na po kasi eh," sabi ni Monica. "Cool, you're doing two things at the same time," papuri ni Feng. Natawa naman si Monica sa reaksyon ng kapatid ni Gabriel. "Thank you, Feng, but I'm sure Amber's more doing her best." Natigilan si Amber at napatingin kay Monica. "Balita ko you're consistent at the first ranking sa yearly mock examination. And not only with that, but with the examination's ranking you're at first." Papuri ni Monica dito. Thank you. Wala nang masabi pang iba si Amber. "You're always at first, so keep it up," dagdag pa ni Monica. "I'll always be the first." Bigla na lang binitawan ni Amber ang mga katagang yun. Napatigil ito kay Monica. Ilang sandaling katahimikan ang dumating. Biglang may narinig na makina. Kotse yun ni Gabriel. Biglang bumilis muli ang tibok ng puso ni Amber. Hindi niya na alam kung paano itatago ang nararamdaman. Kung anong magiging reaksyon niya kapag nakita si Gabriel at Monica ngayon sa harap ng pamilyang tinuturing niya. "I think it's kuya," ani ni Feng. Natuwa si Monica. Hinihintay niyang dumating si Gabriel.